Kapartners, magandang araw at welcome back po sa aking channel at sa ating video repair tutorial. So ngayon ang ayusin natin itong Asahi electric kettle model number yan AK173 with serial number 219-2638-4223. So yung problema po nito, no power po, hindi uminit ang kanyang heater coil. So testing natin, plug in natin para makita natin yung problema. So kapag gumagana ito, iilaw itong kanyang light indicator. Binababa natin yung kanyang switch pero hindi umiilaw yung kanyang pilot lamp. So, ibig sabihin, dead set po yung unit na ito. So, gagamit muna tayo ng multi-tester. Resistance muna natin yung kanyang AC cord. Double check lang natin. Yan. Yung ating tester, ilik natin sa times 10. Okay, so wala po. So buksan na lang natin. Tahin muna natin itong face cordless module niya. Ito yung isa AC cord. So pinaka-importante po kapag nag-ayos tayo nito, so yung multi-tester para ma-prove natin at makita natin kung saan yung problema niya. So ito, line to line lang natin yung ating AC cord. Okay, buo yung ating base cordless module niya. So buo. So walang problema itong ating base cordless module. So pangalawa, resistance natin yung kanyang kettle module niya. Ito. Ito. Ito po'y connected sa kanyang heater coil. Kung buo yung ating heater coil at buo ito kettle cordless module, ito eh may resistance po ito. So lagay muna natin sa times 1 yung ating multi-tester. Baba natin yung kanyang switch. Naka-on at hindi pa rin pumapalo yung ating tester. So ibig sabihin open yung, may open yung kanyang connection. So either heater coil o itong kettle cordless module nito. So open lang natin para makita natin yung buong part sa loob. Dito natin i-final testing yung yan. So wala pa ring resistance. So kailangan natin tanggalin yung screw para yung mismong heater coil ma-test probe natin. So ito na yung heater coil niya. So may indication sa kanyang heater coil na nag-overheat on ang switch na walang tubig. So kapag walang tubig ito, sisira siya. Dahil mabilisan po ito iinit. So yung may indication na umiitim dito, so sunog po ito. So ito
walang reading dahil sunog na yung ating heater coil. So posibleng naubusan ito ng tubig, yan. Walang resistance, so, dapat papalo yan hanggang dito. So ito wala kahit konti. So ibig sabihin open na po siya. So kailangan ito palitan. So dahil nag-overheat po ito, so check na lang din natin yung kanyang itong cordless module niya, yung sa kettle cordless module niya, dahil madalas pumapiktuhan ito. So ito, dahil sa sanhi ng pag-overheat ng kating heater coil, so napiktuhan din itong contact point ng ating module sa ilalim dahil na overheat yung heater coil. So buti na lang hindi natunaw yung kanyang module. So yan lang yung nagka-problema, yung contact point. Yan, ito. Saka dito sa kanyang kabila din. Yan, dumidikit siya sa ilalim. So, asanin ang overheat sa ating heater coil na sobrahan sa init yung isang side ng contact point. So, ito po yung natunaw na side. So, dumidikit ng plastic. Kaya, ibalik natin. Kasi, hindi ito mag-connect sa kanyang side na contact point kung hindi natin ito maiangat ulit. Ito. Kailangan po kasi ito magkadikit sila kapag i-switch on natin. Yan. So linisan na natin ng maayos. Gamitan natin ng papel de liha. Tapos angat natin ng kaunti para mabalik siya sa normal niya na posisyon. Try natin ibalik kung okay na ba siya. Dapat align lang natin ng maayos para magkatugma yung kanyang contact point. So gamitan muna natin ng tester. Ba siya? O nag-contact ba siya? Okay. So pumapalo yung tester natin. So ibig sabihin tumatama na yung contact point niya. So nagko-connect na. So pwede na 'yan. So ito din. So may itim ng kaunti. Ito. So mas maganda yung ating papel de liha so yan, kumikinis na ulit. Tapos ito. So maayos naman. Tanggalin na natin yung posibleng makaharang, lalo na't makita natin na umiitim na yung contact pin. Balik natin sa kanyang pagkalagay. Okay, ganyan.
Na ibalik na natin yung ating K-Tol Corbis module. So ito po ay in-order natin sa mismong kumpanya ng Asahi. Po. So subukan natin. So test muna natin yung resistance nito. So ito yung dalawang paa niya. So yan. Kita natin buo yung ating heater coil na bago. Yung ito na yung pamalit natin. So kita natin makinis siya. Ito lang itong na may sunog dito. Yan. So ito na yung bago natin. Subukan muna natin ikabit. Dito lang muna. Baka hindi pa maayos yung ating pagkagawa ng ating cordless module. Okay. Kabit ko lang muna yung screw. Tatlong screw. Ayan. Mahigpit na natin yung tatlong screw. So try natin kung gumagana na ba. Ito, check natin. Ito yung sa gilid, tapat natin yung ating tester. Ito yung paa ng so, on natin. Yan. So, gumagana na yung ating heater coil. So, buo na ito. Yan. On. Oh. On. Oh. Yan. So, buo na. Ito ding thermostat natin. Palitan na lang din natin pa kasi kinaklawang. So, matigas na po ito mag-cut off, no? Hindi na ito basta mag-cut off kapag may marami ng kalawang. So, mag-abnormal na yung detect niya sa temperature. So, kailangan natin to mapalitan. So, ito yung papalit natin. Yan. Yan, malinis. So, ito gamit na dito ito, pero okay pa ito. Yun na po, napalitan na natin. So, yun po yung pinaka-importante para mag-automatic siya to po ito. So yan. Dahil kung abnormal na po ito, so hindi yan mag shut off, tuloy-tuloy yung init ng ating heater. So masisira yung heater coil natin at saka yung ito. So importante din ito. So yan, ikabit na natin ulit sa kanyang body. Yung ating bis module ay naka plug na, so lagay natin. So yan po, so testing lang natin saglit. So switch on lang natin yung kanyang knob dito ng pangatlong bises. So makita natin kasi kung gagana na ito, iilaw na yung light indicator niya kasi kanina hindi yan lumalabas yung ilaw. So ngayon, on natin. Yan, may ilaw na. 2, 3. So 1, 2, 3. Okay, so saglit lang para hindi masira ulit yung ating heater coil. O, check natin. Kung
mainit na ba? So, mainit. So, ganyan lang kadali natin ayos yung ating electric kettle na Asahi. So, madali lang kung no power. So, check natin yung AC cord, yung base module niya. Ito, pagka merong resistance o continuity, so, pangalawa, check niyo yung kettle module. Itong may itim dito sa ilalim, ito. So, pangatlo, yung mismong heater coil sa loob. So, yun lang. Sundin nyo yung procedure kung paano natin na-determine yung problema. So, dito nagtatapos yung ating video repair tutorial. So, maraming salamat. So, sa mga baguhan dito sa ating channel o sa dumadaan dito sa ating channel, so, sana na gustuhan nyo at na meron kayong nakuha sa ating video ngayon. At sa mga susunod pa natin mga video, at huwag kalimutan natin i-subscribe o i-click yung bell button sa baba. Select nyo sa all para ma-notify kayo bago tayo may upload na video repair tutorial. So, maraming salamat. God bless.